samahin nyo ang mga kapangyarihan ninyo. Kuya, nagsanig bang nalakas kanina, pero biglang may kakaibang lalaking lumitaw. Kakaibang lalaki? Tumigil niyo siya! Tumigil ka! Ano kailangan niyo sa akin? Sino ba talaga kayo? Saan niyo ako dadali? Sagot! Ha! Kulihin siya! Siya ang si Yuno, kuya, mula sa Manday. Sa Hong Kong. Yun ang dahilan kung bakit ako nagbalik. Malakas mo ba tawag yun? Kung lima tayo magsasama-sama at magtutulungan, maaari natin siya matalo. Paano kung tulungan siya ng mga tao ng God of Gamblers? Huwag kayong mag-alala. Nakahanap na ako ng isang malupit na gang na magbubura sa mga taong tutulong sa kanya. Tayong lima ang tututo sa pagwasa kay Saint of Gamblers. Tara yun! Tutulungan ka namin! Buha para sa Saint of Gamblers! Gusto ko ipakilala sa inyo lahat ang isang taong hindi matatawaran ng lakas. Isang taong bata pa lang naritaan na ng pagbihira, talento at kapangyarihan. Ang pamangking kong ipinagmamalaki ko ng gusto at ngayon ka na sinunod ni God of Gamblers, si Sam! God of Gamblers! Ang uwi naman eh. Sabi sa akin ng teacher ko, kapag mahusay ka raw, dapat low profile ka lang. Walang yabang, ako ang Saint of Amerika. Natutunan ko sa kanya isang sining na wala talagang kapantay. Isang sining na kapag ipakinabang. Isang sining na kapag ginamit ko, sigurado ko walang nakakaligtas. Nagagawa akong talo ni mag-aas. Sige, sige na, ipakita ko naman sa amin yung sinasabi mong sining. Oo, pero kailangan ko na sasama ko lang. Una lang! Okay, marasahin mo muna. Panoorin nyo, ha? Pabo! Tisip mo! Ano ko saan sa inyo? Itong chat ko. Tisip mo! Ano problema? Lalamunan nyo, namamaga. Ay, akala ko ba naman mo? Tisip! Sakit kayo sa bato. Ano sa bato? Batuga na sakit nyo. Ang korne mo? Teka, ano ba naman sining yan? Hindi ka ba tinuruan sa sining ng pagsugal, ha? Awgil talaga, oh. Mausay ang God of Gamblers sa sining ng pagmamasahe sa talampakan. Ha? Itong patunay, sinakripisyo ng teacher doong oras niya para sa sarili, para turuan ako makapagmasahe ng talampakan at makatulong sa iba. Alam nyo, napakadakila niya. Itong picture namin, pang photo-op nyo. Pwede nyo kunin kung gusto nyo. Ano ba naman niya? Ano ba naman kalokohan niyan? Ano ba nga pinagkakaabalaan mo habang magkasama kayo nun ni God of Gamblers, ha? Marami kong gano'n. Ayan, kaya na natin siya, mami. Magkasama kami ng teacher ko. Abala akong gabi-gabi sa pamumulot ng basura niya. Pwede ba maganda ka ng shark spin? Gusto mo ng shark spin? Yung pagmamasahe ng talampakan, ang natapat na pagkain, instant noodles lang! Sama mo naman ang lahat yun, mate! Uncle John, birthday ko ba? Hindi. Ang laking tipang ng karoon yung binigay mo sa akin eh. Gusto ko kasi ipagdiwang ang pagkikita ulit natin magtiyo at pagbabalik mo rito. Para kasi hindi ko maubos yung ganito karami. Bawasan ko, gusto mo? Kaya ko pala. Magandang araw sa inyo lahat. Hindi mo mabuti. Ako si Billing. Balik
gayang pagdating dito sa Shanghai Beach. Makikita nyo ngayon ang koleksyon ng mga... Yan, may TV show ng Shanghai? Meron bang beach doon sa Shanghai? May ari ng pinakasino sa buong Shanghai. Ah, okay sa akin yung pangalang Bridang Dinglik, ha? Sino pinakaisip lang? Noong araw, may totoong tao talaga na pangalan ay Dinglik. Alam mo ba kaibigan siya matalik ng lolo mo? Magkasosyo sila sa isang negosyo. Talaga magkasosyo sila? Oo naman. Ano ang pangalan ni lolo? Hindi mo alam? Chow Tai Fu. Si Chow Tai Fu? Oo. Totoo ba yun? Maging masayang. Hindi yung Chow Tai Fu. Jewelries ako magmamana. Hindi. Yung lolo mo, iba doon sa Chow Tai Fu na mayaman. Ang negosyo ng lolo mo at ni Dinglik, pagbebenta ng bans doon sa Shanghai. Totoo? Laman! Eh, bakit naman bansa binibenta nila at hindi alahas? Mamali mo! Nakakain na naman si Lolo. Ang pangit niya si Lolo. Mali-mali ka ron. Saksakan ng gandang lalaki ang kinasihan ng Lolo mo. Hindi na. Ayaw mo maniwala. Tingnan mo itong larawan niya. Sa kanan itong Lolo mo, ito naman ang Lolo mo. Okay siya, di ba? Kamukha, kuya. Uncle, magkamukha nga kayo. Eh, ano pa? Nakakakilabot. Itong itsura mo pag tumanda ka. Huwag nga kayo magmura. Eh, yun din ang sinabi ko nun. Ng Pransya. Sabi ng teacher ko, kilalang tao raw siya nun sa Shanghai. Walang nakakatalo sa kanya. Mahusay siya? Mahusay talaga siyang magsugal. At meron doon siyang kapangyarihan. Wala sa kanya nakatalo? Sabi, meron eh. Nakasulat din nakatalo sa kanya. Bago raw siya bawian ng buhay, natalo siya ng isang taong nangangalang Comment Alibu. Nakakatawang pangalan, parang Evan lang. Ito si Sing. Kuya Nang, nasa hong kong ka na? Si teacher, may pinibibigay? O sige, hintayin kita. Itong ancestral house natin, ipinamana sa akin ng lolo mo. Pag nawala na ako, ipapamana ko naman sa'yo. Isa siglo na ang tanda nitong bahay. Mahaba na kasaysayan ito, pero nakatayo pa rin, ha? Katulad ko, matatag, ha? Hindi matatag, matanda na. Na may asim pa. Parang pakiramdam ko, mayroong kakaibang mangyayari ngayon. Isang pambihirang pangyayaring mahirap kalimutan. Ano naman? Ewan ko nga eh. Gusto niyo sumali? Maligas ka! Wala sisihan ha? Ikaw na lang! Nakakatawa. Ang ano? Balita ko, si Lola daw mahihayin. Oo! Eh, bakit kaya makapal ang mukha? Bakit ba? Ganun ako talaga. Ano reklamo mo? Wala akong reklamo, sinasabi ko lang. Sabi niyo, di ba? May pagkabinabay si Lolo, pero napakasawa pa rin niya si Lola. Naging sila dahil sa isang anak na tungaw. Anak ng tungaw? Papagin, may nakikita ka. Ano ba nakikita mo? Meron ba? Hindi, wala ko nakikita. Sumasukapan niyo naman eh! Lima yung bebot! Matutukan mo lahat! Hindi tayo! Para walang maaway! Sabi ko eh! May kakaibang mangyayari dito eh! Come to me! Aray! Tumakit ako ang ganyan lang! Kaya baka matakot ang sinasabi ng bago isip nila! Ano ka ba? Luka! Andyan na ako, te! Inisyon lang pala!
ng balbas. Imposible. Mga kawal! Karahalan! Sige, putulan nyo! Sisig, kanina mag-asama kami pero may sumuntok sa kaya hindi matay ako. May kailang ka? Pinagbibigay itong cell sa kanya. Tatawagan sa Legato Gamblers. Oo. Wala siya. Hanapin natin. Oo, oo, oo. Chao Zincho! Sabi ko na ikaw yung pakanaan nito eh. Pinahiya mo ako ng sarap ng maraming tao. Ipaghihiganti kong ginawa mo sa akin! Ay... Alam mo, masama yung ganti-ganti. Isipin mo, matatalo at mapapahiya ulit. Dahil kahit kailan, hindi ako magpapatalo sa'yo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nadadala. Tanggapin mo na lang na mas malakas talaga ako sa'yo. Hala! Gumamit kayo ng telepono. Hindi mo pwede. Lahat ng linya natin nasira nung gumamit kayo.
Problema ba yun? Tumawag ka sa kumpanya ng telepono at doon mo yung sabihin. Alis na! Sabi mo, bakit mo binigay na pagpapatiwala ko? Bakit mo nga gusto magpakatay na? Dahil bigo ako sa pag-ibig. Lagi ka naman bigo, hindi ba? Tsaka lahat ng tao nabibigo sa pag-ibig. Ha? Lahat ba nabibigo sa pag-ibig? Nasatlong ulit kada buwan? Halika na, magpamatay na. Ayoko na mamatay ngayon. Sira, huwag naman talaga. Puhon na lang kayo karukuhan eh. Ano mga lugar na napuntahan na? Kaya ano ba kasi namiyari ha, Uncle? Ba't mo tinatawag na Uncle? Kaya bata ko pa, ako si Chow Tai Fu. Ano? Nagbibenta ka ng... ng Shanghai Buns? Huh? Ano ito nakasulat dito? Magkaroon dudura ko saan-saan. Ba't meron dito nakalagay ng pamahalaan ng Shanghai? Dahil nasa Shanghai ka, no? Ito ang Shanghai? Ano pa eh? Ah, yung Shanghai kung saan sina Hui Man Kung at Diling Gambit, ha? Pero si Hui Man Kung nabaril at napatay ng gabi. Ibig sabihin, binatay siya sa palabas? Ay, hindi! Nakalagay dito na totoong patay na siya, o. Ang tayo na si Hui Man Kung ay nabaril ng 40 ulit at napatay. July 1937. July 1937 ngayon? Tama! Taon na ba? Agal, agal, agal! Ay, tatawag ka? Dapat maminig ka! Bakit kailangan ba? Ibig sabihin, lolo na kita. Ano talaga? Gusto mo mag-iapo kita? Teka lang, sino ka ba, ha? Ano pa alam mo? Ha? Anak ng tungaw naman! Ha? Ginawang tungaw? Hindi maaari. Totoo pa rin narinig ko dati. Oo, oh, okay. Kapag mataas na uri ng kapangyarihan ang ginamit, nababago ang panahon na tinatayo ang lugar. Ang taong gagamit ng kapangyarihan yun, makapaglakbay sa iba't ibang panahon. Pakiulit mo nga. Yung cellphone. Ano cellphone? Baka, ang ganda dyan ha. Kakaiba. Bakit gising? Patigil nga. Ako naman. Pasubok lang ha. Hindi po ito. Kailangan ko makapalit sa amin. Eh, teka! Yung ganito. Naiintindihan
para hindi nila tayo mapansin. Hindi mapapansin ang suot natin. Hindi mo sinabi. Hindi mapapansin. Sigurado. Patalin mo kaya! Isinumpa ko na ang taong makakapagiganti sa pagkamatay ni Brother Man. Gagawa na ko ng tatlong kahilingan. Ay, isa lang naman talaga ang kahilingan ko eh. Ang gusto ko, makabalik na sa Hong Kong sa taong 1991. Ay, hindi. Mali yun. Ang sabi mo, nagmula ka sa Hong Kong sa taong 1991. Pero parang imposible yun. May ganito kayo rila sa panahon nyo. Pero men, may isa pa. Telepono to, kalalabas lang noong 1991. Maniniwala ang telepono yan, kung may makakausap ka. Tatawagan mo yung mga tao sa panahon ko, ha? Eh, papakausap ko pa sa'yo. Ako rin pakausap, ate. Busy pa rin. Yan, pakinggan mo to, ha? May nagsasalita. English nga lang. Tunog lang ang naririnig ko. Wala nagsasalita. Kaya hindi mo napatunayan. Kanina lang, may nakausap ako sa kanila eh. Malamang may gumagamit ng linya. Hindi ako makalusot eh. Mamaya, papakita ko. Hindi na mahalaga kung saan ang panahon ka nang galing.
Kahit nagmula ka pa sa Hong Kong, nandito ka na sa Shanghai. At ang taong 1937, malayo ka na sa inyo ngayon. Tulungan mo na lang ako. Ay, oo nga. Maganda yun, tama. Ako maganda yun, hindi ba? Magpasalamat ka kay boss din sa inaalok niya. Magiging tribe member ako? Ikaw naman. Lahat ng tao dito sa Shanghai, member ng Tryan. Pati nga ako kasali rin eh. Hindi kayo kasali. Uy, kasali ko. Bakla kayo eh. Walang baklang tribe member. Bumalik ka nga! Alam mo, nakakainis. Kapag pinatawag mo ng mga tao na isa akong bakla. Bakla ka kasi. Tribe member nga ako eh. Di ba akong tribe member kayo? Hindi nga, isa akong batikakila sa Tryan. Binabay talaga oh. Hindi nga ako bakla no. Isa akong batikang killer. Batikang killer ka na. Batikang killer na bakla. Kasi naman eh, hindi nga ako bakla. Hindi ako bakla. Tribe nga ako eh. Ako rin naman ito. Ano ba? Hindi ano tuloy ako. Hindi na ako. Ayaw ko na mas ka. Sa t-shirt ko, mahing ka muna sa akin pa eh, diba? Tanggapin mo ng buknu ko ng pagka binabay ang puso mo. Isa kang puso mamut. Parang tumahimik ka na. Isa na ako tribe member. O sige na, manawala ka na. Parang sige na talaga. Sige. Ihagis niyo siya. Masusunod ba siya? Hindi talaga ako bakla. Ay, teka. Saan niyo ko natalihin? Ako! Hindi yung biro para sa akin. Dahil seryoso ako. Yun ang una mong kailingan. Ang gusto kong mangyari ngayon. Mabukas siya ako na. Good. Ibaba niyo siya. Yun ang pangalawang kailingan mo. Kalokohan mo talaga. Dalawang wish na mo. Ano naman yung ikatlo mong kailingan? Sabihin mo na kagad sa akin. Gusto namin ng maraming alas, maraming pera, maraming magaganda babae, at apat na lalaki magbabalik sa kanila. Ano at, kailingan yan? Hindi maganda yung masyado kayong galing sa kayamanan. Boss Ting, ang gusto ko lang, mabigyan niyo ako ng tatlong kailingan pa po. Yeah. Good. Gani na nagtutulak sa atin para umunlad. Gusto ko yung mga tulad mong gani. Mas mabuti yan kumpara sa mga ipokrita. Ikaw muna matago niyan. Pag kailangan mo ng tulong ko, ibalik mo sa akin yan. Hindi kita bibigawin. Nga pala, anong pangalan mo? Ano si Ngao? Sabi mo, diba? Tumakapay na pa. Chow Sing Cho. Chow Sing, pag dumito ka, sisigat ka. Huh? Igagala ka sa buong Shanghai. Sisigat ako talaga? Nalumot ka ng ganit. Thank you ah. Pero Bossing Ding, ayoko maging sikat dito sa Shanghai. Maniwala kayo sinabi ko. Ang gusto ko lang makabalik sa panong namin dun sa Hong Kong. Kailangan ko ngayong humarap ng paraan para makabalik. Chow Sing, sa ibang araw na lang yan. Ihatid muna natin si Brother Man sa libingan. Mas magat na. Dalawang araw na busy palagi. Ano ba yung mga kaibigan mo? Ba't ang hirap tumawa? Ano ba yan? Busy pa rin eh. Naiihi ako. Ayan. Bata palang ako, gamit ko na yun. Boss Ding, si Miss Yusan dumating kasama si Mayor. Nakita ko na dati yung babae na kasombrerong itin. Kailan pa? Nung nagpakamatay ka nun. Medyo iba ang tsura niya ngayon, pero sigurado kung sana yan. Eh, ano man? Wala lang. Che. Gironggi, ano ba nakakalungkot na ganitong pangyayari? Malaking kawalan si Gironggi sa atin. Tama kayo, Mayor. Tawagin mo na akong papa. Tutal dun din naman mauwi ang lahat. Yusan. Dingdik. May nais ako ipakilala sa inyo. Isang bagong kaibigan. Sige, nasa na siya. Chow Sing, halika. Bakit? Tiganti niya ang pagkamatay ni Brother Man. Siya ang bayaning pumatay kay Tiger Lu. Si Chow Sing Chow. Hi. Kumusta, Ginoong Chow? Ang totoo niyan, magkakilala na kaming dalawa. Magkakilala kayo? Ginoong Chow, ngayon lang kita nakilala. Di ba't nasa may ilog? Nakalimutan mo na yung... Chow Sing. Si Yusan ang anak ng ating mayor. Hello po. Matali ko siyang kaibigan. Talaga? Bakit parang hindi ka na namumukaan? Ano? Boss Ding, si Wong Kab Koy po. Boss Ding, sino siya?
umpisa makamandag na nila lang. Wait, apo. Yang bagong dating kapanalig ang sanggang dikit ni Tiger Lu at mortal na kaaway ni Posting ang nagplanong pumatay kay Brother Man, yang si Wong Kamuay. Nahuli ako ng dating. Oo, manin. Ayos lang. Sanay kami sa mga taong walang iya. Ayos. Diretso ka talagang magsalita. Mag-usap tayo tungkol sa negosyo. Katulad ng pag-uusap niyo ni Brother Man? Alam mo, Ginoong Ding, ala sa iyo ang kaibigan naming hapon. Kung si Brother Man hangal, ikaw matalino at praktikal. Kung may pagkakataon, sigurado kung hindi mo yung pinalalampas. Ba, mukhang politiko magsalita. Pinakakalma ka muna bago ka patayin. Sabi mo sa mga kaibigan mo sa ka, ako si Ginoong Ding Ding, mananatiling tapat sa bayan. Tara, huwag mo kong piliting gumamit ng daas. Huwag mo kong piliting gumamit ng daas. Huwag mo kong pagsasalita ng ganyan. Bahala ka, aalis na kami. Bahala ka, aalis na kami. Aba, ang bagis mo. Naulaan mo mga sasabihin niya? Hindi, ganun kasi lagi ang linya ng mga kontrabidang napapanood ko sa TV namin. Ayos ha. May problema. Ano problema? Dapat
pag-isip na ako ng paraan para makauwi na ako. Hindi ko ano pang mga bagay. Mag-isip ka na ba? Wala pa. Eh, mag-date muna kayo. Ay, hindi ba nga pwede? Bakit naman hindi? Kasi nga tutulungan pa tayo ni Boss Ding sa pagtatayo ng negosyo natin. At saka isa pa, kung may gusto si Bossing Ding kay Miss Yusan, ayoko na mong manulog. Huwag ka magalangan. Kahit ligawan mo si Miss Yusan, hindi magagalit si Boss Ding. Alam mo ba kung bakit? Bakit? O bakit mo para patuloy ni Miss Yusan, no? Makasalanan sa harap ng Diyos. Kaya lang, gusto kong gumawa ng kasalanan niya. Hindi ko na po mapigilan ang aking sarili. Humingi ka ng lakas sa Diyos na malampasan mo ang pagsubok niya at mapigilan ang iyong sarili. Pag nagkasala po ako, mapapatawad ba ako ng Diyos? Hindi niya ako panurusahan. Kahit gano'ng kalaking kasalanan mo, anak, kung tapat sa puso mong pagsisisi, mapapatawad ka ng ating Ama. Marami po salamat. Hindi ka pwede dito! Sorry po, tulungin mo kayo! Ano na yan? Ayos na! Ayos na! Maayos na nga! Kasi ulat ko mga araw-araw pumupunta sa mga kasing bahan si Miss Susan. Kaya na siya. Papasok na ako. Pawasin. Salamat po, ha? Ah, mag-umpisal ka rin ba, Miss Susan? Ito ay mabuti pang umpisal sa kaluluwa natin. Lalo tayo mga palapit sa Diyos. Ikaw na, oh. Oh, sige, iwan ko na kayo, ha? Spring, sige na. Hintayin mo ako sa labas. Oh, sige. Padre Cho, ako'y nagkasala. Makasalala ng... lahat ng tao sa harap ng Diyos. Padre Cho, parang nag-ibang boses nyo. Nanaginip akong kausap sa langit ang mga santo. Marami kaming pinag-usapan tungkol sa buhay-buhay. Kaya yung boses ko medyo namamalat ng kaunti. Napag-usapan ka. Talaga? Naliligaw ka ng nanandas. Kaya kailangan yung mapipili mong mapapangasawa, magagabayan ka ng tama sa buhay. Swerte ka dahil nasa paligid mo lang siya ngayon. Nasa paligid lang siya? Nakita ko na ba siya? Oo. Niligtas ka niya. May isang makisip na lalaki na minsan nagligtas sa buhay mo nung nanganib ka sa mga taong bumabaril sa paligid. Makisip na lalaki? Pero yung nagligtas sa akin, mukhang puro kalokohan lang po alam mo ng isip niya. Ganun talaga. Nagpapanggap lang siyang puro kalokohan ng alam para hindi pagkaguluhan ng mga babae. Pero siya ang lalaki na katakda para sa'yo, kaya hindi mo siya dapat biguin. Anong meron dyan? Kahit ako bibilit ka, ang husay mambola ng babae ni Chow Sin. Napaniwala niya si Miss Yu na gusto. Hindi si Father ang nasa confessional? Ang galing, di ba? Itong anak na lalaki at walang babae magiging anak ninyo. Titira naman kami sa Hogong dun sa Hardin Hill, yung overlooking at view sa labas. Bibili kayo na limang kotse. Father, sandali. Ang dami naman yata ang nadali ng panaginip niyo kagabi. Mahaba talaga kasi 10 oras ako natutulog sa gabi. Yes, hindi si Father Sean nasa loob ng confessional. At saka meron pa pala. Nasa na siya? Sino yan? Pwedeng pumasok? Huwag na, masigit na. Kung saan? Manyak ang manyakis ka. Ang kapal na mukha mo matanggap na pare. Sino? Asan na yung manyakis? Ikaw ba, Father? Umamin ka na! Binugod na ka. Spring, umalis na tayo. Miss Susan, sandali na. Pasensya na, hindi ko sinasadya yung nangyari. Ang totoo kasi huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Mr. Ding. Salamat, maraming salamat. Pero sana naman, hindi na tayo mauulit pa. Mahal ko nga po. Napasobra yata yung ginawa natin. Dahil dito nagulpi ako ng isang babae. Pero tinamaan naman niya ako sa puso. Nino? Yung gumulpi sa akin. Marami yan. Taglid na lagay ko. Thank you.
sinong binuksan namin dito sa Shanghai. Kung papay ka, tulungan mo kami. Ah, walang problema. Lamang ang large, pero sa small ka tumaya. Alam ko, boss, hindi. Yung nandiyan sa loob ng dice, nakikita ko ang kartada. Ang lumabas dyan, 5, 5, 4, bali 14 large. Kaso lang, gusto ko matalo. Ayos lang naman, di ba? Labas na! Tausing! Tausing! Gumising ka, Tausing! Hoy! Ba't siya nagpakalasing? Bubuga ko pa hindi ko sinabi? Hindi. Ayaw ko sabihin. Tausing! Tausing! Gising! Ito na, gising na, gising na! 14 points large. Totoo kaya nakikita niyo yung dice? Pinoong ding! Binabati kita. Salamat sa pagdating niyo. Karangalan ko to. Ching! Diyos, kaya na naman yung dalawang balo. Hayaan mo na sila. Si Wong Kam Kuei na kausap ko. Tinanggi niyang may kinalaman siya sa mga nangyari sa Huron. Hindi na ako nabibigla. Boss Din, si Wong Kam Kuei po. Binabati kita, Ginoong Din. Hinihiling ko na sana'y maging matagumpay itong kabubukas mo palang na kasino. Hindi kita ilimita. Ah, ganun? Siguro nga, pwede mong tanggihan ang katulad ko. Pero hindi mo pwedeng tanggihan ang panauwi natin ay isang hapon na may mataas na katungkulan sa pamahalaan. Kumusta, Ginoong Ding? Pinahangaan niyo ako, madam. Ang talento at husay na pinamalas niyo, kakaiba. Pakaraniwan na sa akin yun. Pasensya na, hindi ko na kayanan, kaya ako nalaglaro. Ginoong Ding, dediretsyohin na kita. Gusto mo kumita ng malaking pera, di ba? Ganon din naman ako. Gusto ko rin namang manalo ng malaking pera. Sa anong laro? Large, small. Ilan chips ang kapalit ng dalawang box ng ginto? Palitan mo ng 10 million francs na chips ang ginto niya. Opo, Boss Ding. Tausing, gumising ka. Nasa pakulan na lang ang kakalaban. Simulan na natin, madam. Tycoon. Small. Good. Taya sa small lahat. Paano nangyari yan? Posible sa iyo? Oo, nanalo siya. Alugin mo ulit. Six points small. Bukas. Galing mo, santo! Panalo siya. Hindi kayo nakikita niya. Basting, gumawa tayo ng paraan. Mukhang nakikita niya kung ano nasa loob. Yun ba pala, Mima? Oo. Gisingin niya si Jocelyn. Apa. Sim, gising na! Pinakamabisa ang gamot upang pagising. Kahit sirong tulog, magigising agad pag ininom niya. Ganun? Ay, isa lang sa buwag agad. Ay, bilisan mo. Okay. Sa'yo ba siya? Kumitsin ka na? Uy! Gising! Ay, gising siya. Ay, may taong mananalo doon. Sa baka siya pera. Si Tayko yun na! Uy, Shane! Uy! Basta nakatulog ulit. Ano bang pinainom mo sa kanya? Hindi ko alam. Patay, buhay. Bahala na. Mag-break muna tayo ng 10 minuto. Susan, tulungan mo naman kami ron. Para si Boss Ding hindi na mabankrupt. Ano po lang gawin? Sumama kayo sa akin. Dali. Tara! Gising na. Miss Susan, dadali ka. Tulungan mo kami gisingin siya. Anong dapat kong gawin? Lumapit ka sa kanya. Chosing, ako si Yusan. Kumusta ka? Miss Yusan, hinaligan mo ako. Next time, pwede ba mag-toothbrush ka muna? Ginoong Ding, wala pa akong talo sa larong doon ni Minsan. Kapag natuloy-tuloy ito, baka kailangan mo na magsara ka agad. Opening and closing ng business sa parehong araw? Ang swerte mo naman pala. Hindi ako takot na manalo ka. Takot akong hindi mo ito itaya lahat. Ganon? Itatayo ko na ito lahat sa round na ito. Sige na. Siyempre! Tycoon! Mabuti na buhay ka! Ay, salamat! Mabuti na! Pwede ba tumabi ka? Paano ako nakaligtas, ha? Sabi na tumabi ka eh!
Huwag mo akong pakialaman. Mabuti ka, tatuwa ako dahil buhay ka. Sorry. Pista tayo. Hindi ko kasi inaasahan makita ka. Pareho ang kalagayan natin. Sikapin natin makabalik doon sa Hong Kong. Mag-isa ka na lang, hindi ako sasama sa'yo. Sa panahong ito, importante akong tao. Marami akong pera dito sa Shanghai. Pag bumalik ako sa Hong Kong sa 1991, babalik lang ako sa pagtuturo at wala pang pera. Sige, ayaw mong bumalik pero gusto ko. Tulungan mo na ako, sige na. Kapag pinagsama natin ang... Hindi! Nandito ko para mapanalunan ang lahat ng pera ni Ding Lik at hindi mo ako mapipigilan! Teka! Ganun? Hindi mo makukuha lahat ng pera ni Boss Ding! Chelsea, sigurado ka? Sa baba. 1 kaya o 6? Ako, pag 1 small. Pag 6 large na. Small o large? Tumaya ka na. Sinasabi ko sa'yo, small yan. Kaya huwag mo nang hulaan. Large o small? Sabihin mo na. Huwag ka nang tumaya. Anong huwag? Gusto niyo papaya? San tayo? Large o small? Hindi ko makita yung isang dice sa loob. Sabihin mo na kung ano. Ayoko natatalot na papaya. Sige. Malamang large yan. Good. Taya ako sa large. 4318, small! Sinabi ko sa'yo, small, di ba? Bakit hindi mo sinunod yung kaya ko? Mapagaling ka kasi. May espesyal na kapangyarihan palang tao mo. Pero dapat bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi sa'yo. Pagkalipas ng 10 araw, babalik ako ulit sa kasino at maglalaro naman tayo ng cards. Huwag ka magdala. Susuportahan pa rin kita, Boss Ding. Oh, sige. Pahiga ko sa sinabi mo. Itong usapan. Pag natalo ako sa laro, alis kami dalawa ni Wong Kang-Kwai dito sa Shanghai. At ganun kalaga pag natalo ginawang Ding. Ayan, si Mayor Saksi. Boss Ding, huwag kang pumayag. Pag siyang nanalo, hindi ko na makakayang tumira dito sa Shanghai. Pahiga ko. Hirang usapan. Kaya na. Sandali lang! Ang angle ko, nasan? Malalaman mo rin. Hoy, taya! Tycoon! Ngayon, mga kasama, palagpakan natin si Sing. Aray ko! Sprig! Sadali lang! Ay, naku! Bale, mas
Mas mahalaga magpayaman muna kayo. Ako? Bibigyan kita ng puhunan. Ano gusto mong business? Magtayo tayo ng Chowtai Folk Jewelry Company. Pero kung alam ko lang, magbenta ng bunch. Doon ako magaling. Alam nang wala namang yumaman doon kahit totoo na kayo. Ay, meron pala. Meron lang naging milyonaryo sa pagbibenta ng bunch. Talaga? Yung McDonald's. Aba, paparita pa nga na? Ano ka? Sikat na sikat kaya yun. May director na si McDo. May singer na si McDo na. Kaya basta may mga kampana. Sigurado sumisika. Magbukas tayo ng McDo. Sigurado na talaga ang pagyaman natin. Magtayo ka ng McDo. Ay, agad-agad. Galingan mo, ha? Pasalamat. Napakasaya ko. Tinulungan ako ni Sing na talunin yung mga hapon. Nasa tabi ko ang kasintahan ko si Yusan. At mga mabubuting kaibigan. May papayag ako sa inyong lahat. Sige na! Sa susunod na buwan, kami ni Yusan, ikakasal na. Okay! Masaya ka naman sa inyo! Napagay kayo! Ay, ako para mag-sing. Ano ba? Ano mo ka? Buto doon na lakan na! Sing! Sing! Salita ka! Ang dami nang tumingin sa kanya. Wala pa rin pagbabago. Natatakot ako sa kalagayan niya. May kilala akong doktor na taga-Aleman. Patitig na ko si Sing. Walang doktor na nakakalunas ng sakit sa pag-ibig. Ano ba mo? Ibig ni Sing na may ginseng ang tubig. Baka makatulong yun. Marami ako nakaimbak na ginseng. Inumin niya araw-araw. Ipahanda mo. Gagawin kong lahat. Mapagaling ko lamang siya. Nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng Shanghai. Alagaan mo siya. Spring, sadali. Sadali lang. Okay, ano yun? Paano? Yan si Sing. Bigo sa pag-ibig. Sino mahal niya? Pag sinabi ko sa'yo, huwag mo sasabihin sa iba. Mangako ka. Hindi naman ako chismosa. Oo, alam ko. Ang mahal niya, si Miss Yusan. Ha? Pero si Mr. Lee, yung boyfriend niya. Bawal. Sa may tabing ilog sila una nagkita, nakaputi siya, may dalakabayo, nilantayan niya si Sing. Pero nung nagkita na sila nung ikalawang beses, ayaw naman siya kausapin ni Miss Yusan noon. Kaya ayan, nalulukot siya. Kung ganun ano? Wala, kalimutan mo na. Naisip ko lang. Eh kung pasamahin ko si Yusan sa kanya sa loob ng isang araw, sa tingin mo ba gagaling siya? Tiyak na gagaling siya, no? Babalik kaya yung kapangyarihan niya? Ay, babalik talaga. Tatanungin ko siya. Bukas na lang. Oh. Ay, hindi. Ngayon ko na tatanungin. Mamay? Wala si Miss Yusan dito. Nandito ako para kay Yumong, Mamay. Nandun siya ngayon sa silid niya. Ay, Mamay, nung sinuri ng mga doktor si Yumong, anong sinabi nila? Sabi nila, dahil sa pagkakaroon niya ng meningitis ng bata pa siya, hindi na tuloy ang umunlad ang isip niya. Sa ngayon, pag-iisip na isang 5 taong gulang na bata, pinapakita niya. At hindi na siya gagaling. Pupuntahan ko siya. Oh, sige. Yumong? Ha? Kumusta, Spring? Kilala mo ba siya? Huh? Gusto mo ba samahan kita sa kanya? Oh, sige. Mag-ingat kayo. Kapunesa at si Wong Kam Kwai, mga tuso at lubang malulupit na mga tao. Inaasahan kita para talunin sila. Ako po kayo maganda na, Boss Ding. Yusan, galing yan sa Pransya. Pasalubong sa'yo. Ayaw nga, no. Huwag muna ako, Boss Ding. Mahusay si Sing. Ang kakayaan niya ang hinahangaan ko.
pero para siyang si Raul minsan. Kailangan na siyang iyan at nakasintaan. Ano kayang tipo ng babaeng gusto niya? Hindi ako manghuhulat. Ayan, sinasabi ko na sa'yo, huwag mo salapita kanina eh. Parang dalawang tao si Yusan. Ay talaga naman, sinabi mo pa. Ang opinion ko lang naman. Kasalanan niyo to eh. Nung dumating si Spring, hindi niyo na ako nababantayan. Ako sa kanya, hindi ko naman alam kung may pag-asa akong sagutin niya. Gusto niyo malaman? Si Spring ang lola ko, kaya siya ang inyong... Nanay! Asawa niyo siya! Ha? Yung wedding picture niyo nakasabit sa kwarto ko sa Hong Kong sa taong 1991. Talaga? Hindi ka panipaniwala, pero yun ang nangyari. O bakit? Nakakasukan, no? Tama yun. Ano yun? Mapahingay! Nagliring! Masing! Masing! Nagliring! Masing! Masing! Nagliring! Masing! Masing! Wala ko. Sasabutin ko. Hello! Chao Sing. Ito si brother lang. Sa wakas? Natawagan mo rin ako. Dalawang araw na ako hindi makatawag. Ako rin. Hindi rin ako makatawag sa'yo. Makinig sa sasabihin ko, ha? Nasa 1937 siya ngayon. Talaga? Alam ko hindi ka panipaliwala ang sinasabi ko, pero nasa siya ngayon ako, 1937 ngayon! Paano yun nangyari? Dahil naglaban kami ng Tycoon ng lakas! Ang alam ko lang, nang tumod yung kapangyarihan namin dalawa, nabago na ang panahon at bumalik kami dito sa nakaraan! Ano pwede kong gawin? Humanap ka ng mga taong may espesyal na kapangyarihan. Ulitin niyo yung ginawa namin para makabalik ako dyan! Oh, sige, ako nang bahala. Eto na! Ang pinakabagong anti-terrorist equipment natin. 5.7 na katawan ng tao. Automatic pistol, granada, telescope at yung gas mask na yon. Eto, may isa pa. Lang, baril na may infrared detector. Walang makakalusot na kalaban dito. Eto, kunin mo. Sandali. Chao Sing, hayaan mo ililigtas kita siya. Tawag mo naman yung kausap mo. Ako si Commissioner Wong. Sino ka ba? Ako naman ang Saint of Gamblers dito sa Shanghai sa taong 1937! Ako si Caesar Slade. At wala akong pakialam kahit anong taong ka pa nagmula. Pumunta ka dito para magkasubukan tayo. Balik mo kay brother nang yan. Kung ayaw mo, ihatong ko sa ulo mo yan. Atawin mo ko sa ulo? Balik naman ang leg mo sa akin. Huwag ka na makapagtayang lababat. Bumalik mo na ibaba. Tsaka usapin ka pa siya. Hoy! Totoong bumalik siya sa nakaraang panahon. Pero natatawagan mo siya mula dito sa telepono ng opisina ko. Hindi pa ako nasisiraan ng bayad, brother Nang. Huwag mo mapapatay si Dingdik. Maliwanag? Akong bahala. Huwag kang mag-alala. Dahil pakakasalan niya ang anak ko, hindi siya magiging palaban. Bago maganap ang salo-salo ng kasalan, mamamatay na siya. Isa kang bayani sa aming mga hapon. Dahil ginawa ka naming mayor, tinulungan mo kami. Karangalan kong makatulong. Ipaliligpit ko na siya. Sandali. Bago si Dingdik, unahin niyo muna yung Chao Sing. Ano pa pagsabay niyo? Mas mainam pa. Hello? Alam kong narinig mo lahat. Hindi ko pinakausap ang mga nagtataksil sa bayan. Ako, taksin? Ang papa mong nauna? Hindi traitor si papa. Tama. Hindi traitor ang papa mo. Aso siya.
yun? Kakambal ni Yosan. May diferensya ang kanyang isip. Pero di na mahalaga yun. Dahil kamukha naman siya ni Yosan. Sige na. Inamin na. Makinig ka. Hindi ka na si Yumo ngayon. Ikaw na si Yosan. Si Dingling ang kasintahan mo. Kapag hindi mo sinunod ang mga utos ko, papatayin kita. Inamin mo yan. Mayor. Huh? Kumusta si Miss Yosan? Mabuti na siya. May konti lang lagnat. Yosan, kamusta ka na? Yosan, ayos ka lang ba? Miss Yosan! Miss Yosan! Yosan! Yosan, kaibigan natin si Sim, pero hindi tama yan. Baka ganito lang siya dahil nagkasakit siya. Halika na. Basting! Tawad mo ko! Basting! Sandali na! Basting! Alam kong pogi ako, pero huwag mo namang gawin niya sa harapan ng boss din ko. Tawa mo. Masyad ako nagpapahalata eh, ha? Pasensya ka na sa akin. Huwag masyadong pindi eh. Natataranda ako kapag gano'n ang ginagawa mo eh, ha? Si Boss Ding, nakaalis na. Pinasasabi niya makita raw kayo sa nightclub. May mahalagang bagay kayong pag-uusapan. Oo. Sing, ba't ka pinapunta rito ni Boss Ding? Ba't hanggang ngayon wala pa siya? Oo nga eh. Bakit kaya? Hala, baka nagagalit si Boss Ding sa'yo. Mahal mo yung mahal niya. Sus, tumigil ka lang ha. Tumuwi na tayo. Halika na. Ate, hindi maganda na isip mo. Bakit? Kasi noong huling lumabas dito si brother ba noong isang linggo, pinababaril siya. Kaya pag lumabas tayo rito, ano malay mo? Maaga pa naman eh. Maghintay tayo. Baka dumating na siya. Oo. Paano kung hindi? May tao ba? Wala tao. Silip na wala talaga. Huwag ka mag-alala. Wala mangyayari. Kahit na mabuti pa rin na nag-iingat sa bagay. Naku, si Mayor, nagtaridor na rin. Ang nagpapunta sa iyo rito, Sing. Si Ginoong Wong, hindi si Ginoong Ding. Isa ka rin traidor. At dapat sa'yo binabali sa kasa. Oo nga. Oo, tama. Yun nga ang dapat. Bakit mo ako pinatay? Wala ka ng pakita ba? Hindi mo ba nahuhulaan kung ano? Lolo! Angel! Para may ligtas ko kayo. Kailangan ko ibigay sa sarili ko dito sa babae. Kayo ko sa laman. To! Teta ko! Magpakasawa ka! Sumigil ka nga! Atin ko lang! Bakit? Anong akala mo? Pinagnanasaan kita? Gusto kong patayin mo si Dinglik. Si Boss Ding? Hindi maaari! Napakamayit sabi ni Boss Ding. Hindi ko magagawa yun! Ayaw mo? Wong, yung manuso natin, ngayon na! Ha? Kina! Parang yung nangawa! O bakit? Wag! 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 Hindi ko nalang ang angkel ko! Veterano niya ang pinigera! Tara na! Sa kalad ko bibigay! Sige, tuloy niyo lang! Papa! Tingnan niyo! Kaya na ako na kamun yung mamatay! Tama! Tingnan natin ngayon kung hindi ka pabibigay! Ilipat niyo na sila!
nadidinglit yung ate. Ang sa'yo naman, yung abnormal na yun. Kaya pala? Si Yusan! Saying palatay na nila si Yusan! Tama! Ako ang pumatay sa kanya. Bakit may reklamo ka? Umalis ka na. Gamitan mo na kaya ng kamay. Maepal ka pa kasi. Bakit hindi nakalas? Tingin mo. Kawal! Kaigan mo! Aba! Kainis! Paro na, ano gusto mong gawin namin? Gusto kong patayin nyo kagad si Ding. Bakit din namin si Boss? Huwag nyo na akong pilitin dahil hindi ko magagawang patayin si Boss Ding. Oo nga. I-hypnotize mo sarili mo. Isipin mo ka na mamuhian mo siya. Saan mo siya mapapatay? I-hypnotize? Teka, sundan mo ako ha. Kailangan ko mapatay si Ding na pasaway! Patayin si Ding na pasaway! Sa harap ko, yun ang sinisigaw niya. Baka siyang tigre nagwawala. Boss Ding, dito ka na. Salamat. Habang hapon, may sineset up sila. Sigurado ako, hindi tayo pero magkamali. Masyadong malakas ang patugtog mo. Ha? Bakit ulit? Hindi kita marinig eh. Lakasan yung pagsasalita. Ha? Bakit ulit nga? Naku, sorry. Kaya mo, Boss Ling, pagkalipas ng walang taon, susuko ng mga hapon dahil sa matinding pambubomba ng mga Amerikano sa kanila. Sa una lang ang... Matigas pa itong prutas, ha? Gusto niyo, Boss Ding? Chowsing, ano bang gusto mo sabihin? Boss Ding, yung gatas niyo nasa study room niyo na. Gusto niyo maglaro tayo ng chess? Chowsing, pwede bang sagutin mo ang tanong ko? Ano yun? Meron ka bang pagtingin kay Miss Yusan? Oo, bakit niyo na itanong? Pinapahalagaan ko ang kaibigan higit sa kasintahan. Sa panahon to, kailangan ng bayan ang aking kaibigan. Handa akong isuko si Yusan sa'yo. Para matuon ang isip mo sa dapat mong gawin. Mahalin mo siya gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Chowsing, ayos ka lang? Ayos lang ako. Nahihiya ako dahil napakabait niyo sa akin. Hindi ako rapat-dapat na... Boss Ding! Nauhuhu ko eh. Akin na lang to, ha? Sorry, ha? Naubos ko. Inumin mo ang kahit ano dito sa bahay. Pero huwag pag nasa labas ka. Dahil itong mga hapon, may hawak na isang uri na matinding lason na pagpatay sa VIP ng Chinese. Marami lang namatay na mauhusay na mandirigma. Ang lason na yun, may mga ilang sintomas. Una, makakaramdam ka na kakaibang kasiyahan. Ikalawa, may hamog na lalabas sa'yo.
nawawala ka ng kontrol. Sa iyo yung mabuo ang katawan. Huh? Ang muli. Huh? Nalamigin ka at biglang mamamatay. Chelsea, ayos ka lang. Huwag niyo kaintindihin. Huwag na po. Ba't maputla ka? Ay, sir. Sigurado ka ba? Ba't di po dyan? Ayos ka na? Oo, ayos na. Maputla pa rin ang itsura mo. Tatawag ako ng doktor. Mangis itong leather kong tie, di ba? Gawa sa balat ng ahas. Chow Tarfo, pumasok ka na rin dito. Ano ka ba naman? Ba't mo ilinom yung gatas? Chow Sing, tumutulog ka ba sa mga hapon? Napipilitan lang po. Dahil nagbun tayo papalaya sa papatay ng uncle ko at si Yumum. Yumum? Opo, siya yung kakambal ni Yusan. At napagkamalan ko namang si Yusan. Tapos si Mayor, isa rin palang traidor. Tapos si Yusan pala, napatay ni Wong Kampuay. Yung taong binisita natin, hindi pala si Yusan, kundi si Yumu. Kaya tinampahan yung patayin ako. Kaya lang, hindi ko po kaya. Boss Ding, naging napakabayin niyo sa amin. Kaya hindi ko magawa. Eto, Sing. Kunin mo. Ha? Matalino ka. Ha? Kung papatayin mo ako, para maligtas sila. Kunin mo na to. Sana pag nailigtas mo na sila, patayin mo yung Japones at si Wong. Para sa akin at kay Yusan. Kunin mo. Kunin mo. Kunin mo. Ako, batigan kayong kilir eh. Pero si... Pusensya nyo na. Pusensya na. Buhay na anak ko nakataya, eh. Lalaway! May pampalang pa siguro. Ano meron si Boss na pwede nating madala para maniwala silang patay na nga si Boss Ding? Kung malakas ang katibayan natin dadalhin, maniwala sila. Anong pwede niyo kunin sa akin? Papa? Ito ay sinasabi ko. Yan na lang ang natira sa kanya. Mga ipin na lang? Ay, oo. Dahil pinasamang dabil siya. Nakalagay sa balita, ah. Kaya pwede, ma. Pakuha mo na sila. Ang anak ko, si Yumu, at si Spring. Huwag mong gagawin. Buhay pa rin si Dingling. Nakita ko siya. Sing. Ulitin mo nga. Sing. Nasabi mo pa nga, Dingling. Spring. Si Yumu, hindi mo kinausap? Paano ko siya kakausapin? Isip bata siya. Panglimang taon lang nagulang. Hindi niya ako maiintindihan. Bakit ilayin mo sa akin? Huwag mo na akong tingnan ng ganyan. Nakukusensya na nga ako eh. Siguro ang tingin niya sa akin ngayon, ako ang kuya niya. O kaya, ako ang tatay niya. Nandito rin mo na si Yumu na anak mo. O kaya kapatid na babae. Huwag mo limitahan ang relasyon yung dalawa. Pwede ba yun? Sing! Ay, teka! Huwag kang umiyak! Ha? Huwag kang umiyak, Tana! Sing! Umiiyak siya! Patanay mo siya! Sabi mo! Yumong! Dito na. Ako nagluto dito. Walang iya ka? Wala ka pang kahihiyan? Papa, huwag ka na mag-alit. Tama na! Isa ka sa mga taksil sa ating bayan. Makaliga.
Patakasin mo ganito para ituring pa rin kita ng uncle ko. Paano kung gagawin yun eh? Ang daming hapon sa labas. Pauwi lang nila ako agad. Bakit ba kasi nagpunta ka rin dito sa Shanghai ah? Noong gabing yun, hinaharap talaga kita. Tapos bigla na lang, hindi ko alam, nandito na agad ako. Kinuli na kami ni Tycoon nung Haponesa. Di ba nakuha nila yung cellphone mo? Ano na naman? Nakita ko at gamit ko pa. Nakakatawag pa nga ako sa home. Hindi nga! Oo nga! Saan dinawagan mo? Yung nag-weather report. Missile ka talaga, Angel. Kainis ka! Dapat si brother naman tinawagan mo. Para niligtas tayo lahat dito. Kasi yung cellphone eh, madalang pa sa bulala ako kung gumana. Gumana naman ka? Eh, saan ka naman tumawag? Pag hindi mo tinawagin ang tao mo yun, magpapakapon ako! Huwag! Huwag mong gagawin yung papa! Tatawag na ako. Dapat gumana ka. Dapat gumana ka. Ngayon ka dapat gumana. Isa lang, pitaw ka. Hello, sino to? Brother na! Ako to, si Tat! Nasaan na ba kayo talaga? Bumili kami. Nandito kami sa Shanghai. Mali na 1937 pa. Bihag kami nung isang Haponesa. Dito sa 76 Sapphire Road sa Shanghai. Punta mo na kami. Hirap na ako rito eh. Ano bang 7 footer na ako? Ito sabi mo kay Sing. Nakaharap na ako ng mga special powers. Para may ligtas kayo. Bakit bilis sila? Hello? Hello? Ano ko ba kaya mo kumilos ulit sa kanya? Yung pantalon niya hindi ko kaya mabarin. Ang hibit nun. Alam ko na. Mag-i-hypnotize ako. Para lahat na sasabihin ko, susundin at gagawin niya. Pero dapat yung mga maingot ka. Bakit naman? Dahil yung mga taong natalino at mahuhusay, mahirap pa sunuhin. Buksan mo itong pinto. Lalabas kami. Buksan mo itong pinto. Buksan mo itong pinto. Buksan mo itong pinto. Bilisan mo. Bilisan mo. Buksan mo. Bilisan mo. No, ubus na rin lakas ko. Bilisan mo. Ano ginawa mo sa akin? May resulta na agad. Yan din ang sabi ng lolo ko. Tandaan mo yan. Mabagsik pala ang mga batikang bakang killer. Batikang killer! Ano yan? Mula na kayo. Punta itaas mo sila. Ano ang utos mo? Mag-iingat kayo. Tama! Ibu! Sige na. Mag-iingat kayo. Sige na.
Nasundot mo sa mata? Hindi! Nasundot ka na sa kanya niya! Kamut-kamutin mo lang sa loob hanggang sa lumabas yung hangin dyan! Tanggal na! Ayos! Sisiw lang yan. Ilang taon ako nagturo ng kung fu sa telepono sa mga estudyante. Silong na! Tingnan ako makakalaw! Itipit ako ngayon ito ako ng parang kaos na! May kihirapan yun! Ipapatawag ko yung mga senior police, ha? Lahat ng senior police officer, pasok sa loob! Ano ba? Please, solusyon ba kayo? Ano sa inyo na? Ay, mukhang mahilang kumuha sa kanya. Ano? Magkasabihin ko! Sumuko na! Sumuko na! Toto! Ikaw ngayon ang naiibig dyan. Paano ka makakawala? Gagamitin ko yung sandakot na kung fu sa kalaban! Sandakot na kung fu sa kalaban? Nadakot mo ba? Ituturo ko naman sa'yo yung paraan ng scissors leg. Pagtanon mo, gawin mo kanso yung pader sa tabi mo. Ikot mo na 80 degree. Habang sagbang mo yung sarili. Yung mga laban? Bakit ikaw? Gamitin mo yung scissors leg. Tsaka ka lang yung gagamitin. Sa'yo, nilipid niya ako na para ang Chris Black. Napakot hindi kayo ito. Ano ko gusto nyo? Sandali na. May naisip ka ba kayo? Marilid na lang niya para matapos na. Hindi mo na raw.
nyo ron. Seven footer, ha? Paano mo nagawa? Yung mga special powers, may samaan pala yun. 40 sa kanilang ginamit ko. After 15 minutes, magtitipon sila uli para makabalik tayo. Tara na. Huwag ako. Bakit? Brother Lang, Oisi. Sumabay ka kay Brother Lang. Pupunta pa kami sa kasino. Matay mo si Papa, ha? Ako na mahala. Pero paano ka makakabalik? Pabuksan mo yung time warp sa mga kasama mo sa Hong Kong. Mga 1 hour lang, sabay kong gagamitin ang kapangyarihan ko. Paano kung pumalpa? Sumabay ka na. Hindi pwede. May kailangan pa akong gawin. Mag-iingat ka. Brother Sim! Kalahating oras na lumipas, ginawa mong ding. Huwag na magmo tayo maghihintay rito. Sige. Simula na tayo. Ako na ang uupo. Ang taas ng bakit ang nakakatawa? Simula na. Ako si Hugo. Pagdating naman si Hugo para sa akin. At saka na. Sige. Sorry po ah. Huwag ako nandating. Huwag po ka na. Pahingi naman isang masong gatas. Ay hindi. Ayos din na lang. Yumihilo sana ha. Hindi ka naman nanalo sa akin. Aray! Sino may sabi ikaw maglalaro? Mabuti pa, lumayas ka na! Kung hindi ako, sino ka naman niya? Isang tanyag sa larangan ng sugal, kilala sa buong Europa. Ang binansagan nilang French God of Gamblers, si Pierre Cazion. French God of Gamblers? Hindi mo kakayanin ang taong yan! Walang humihingi ng opinion mo. May kapangyarihan ng French God of Gamblers? Mas malakas kay Tycoon. Oo nga. Makakaya mo ba? Kakayanin ko. Bawat final game of chips na nagkakahalaga ng 10 million francs, winner take all. Itetest ko tong cards. Maayos ang lahat ng card. Ngayon ako. God of Gamblers, tayaan na lahat. Yan na naman. Ginawa mo na yan dati. Kasali ka? Diskarte ko to, pwede ba? Ha? Ganun din ako. Sila ang mga pangyarihan namin. Kailangan ko ng queen. Kailangan ko ng queen. Queen! Labas! Queen!
pang matatanda. Bawal ang mga bata na sumagot. Wala nang bukas ng card. Tabla tayo. Dito ulit. Sige. Ayos ka lang. Nasagad ang kapangyarihan mo ngayon. Paano yan? Huwag kayong mag-alala. Nasagad din ang kalabang ko. Ngayon, pareho na kami walang kapangyarihan. Sarapin lang. Ang halimaw na yan ang pumatay kay Miss Yusan. Kaya itataya ko rin dito ang ulo ko. Akin na ang ulo ng isang yan. Sira ang ulo ko! Panalo na tayo. Natatakot siya. Sige! Kasama ulo ni Wong. Oh, hindi maaari! Anong hindi? Tumigil ka! Paano kung ito ang card ko? Sumama ka na sa taya. Isama mong pamilya mo, ari-arian mo, mga lupain nyo. Yang Haponesa nakatayo dyan kasamang kamag-anak niya. Pati mga ari-arian nyo, kabuhayan, mga ninuno, mga kalupaan, lahat na may kaugnayan sa inyo, isama nyo na rin dito! Excuse me. Palitan mo yung nakatago niyang card. Gawin mo na. Babayaran kita ng malaki. Si Comet Alibo. Huwag naman kayo magbiro. Ulo ko ito ang nakataya. Hindi ako nagbibiro. Tignan mo yun. Huh? French God of Gamblers Pierre Cachon versus China Saint of Gamblers Comet Alibo. Ako ba si Comet Alibo? Kailan ko pa yung naging pangalan? Si Spring ang nagsabi nun sa akin. Tinatawag ang Comet Alibo. Hindi mo ba alam? Ako ba talaga? Ha? Sabi saan bro, nanalo si Comet Alibo. Hindi magsisinumaling yung libro. Pero binago ni Taiko ng hawak kong kahit, kaya paano ako mananalo? Paano matutupad din sa libro kung ganito ang kahit ko? Bukas na! Kung di matatalo ka na walang laban! Kayo po ang talo, kapag hindi niyo pinakita. Pero, hindi naman siguro mali yung nakasulat sa libro. Anong sinasabi mo? Baka naman isang himala. Pagbukas babalik sa dati. Sina ulo ka ba? Tingin ko, kailangan niyo na humingi ng tulong sa nasa itaas. Totoo yung sinabi mo! Hindi ako natulong sa itaas. Mahala na po kaya. Ito na ang hawak na aming gamit! Ay, ay! Gusto mo ng 3, di ba? Pwes na sa amin ang hinahanap ng 3! 3 of spades. Hindi pala Francis ang card nila. Sila 2 bears. Kayo walang buo. Kaya talo kayo. Sing doon sa artista sa TV. Ano artista? Talis na ako. Tycoon! Ikaw, paano ka makakabalik? Dito na ako! Siguradong yayaman ako rito! Sinisimulan ko na, Sing! Humanda ka! Okay! Ah! Adik ayo!
sa Amerika? Oo. Marami pa akong dapat pag-aralan, kaya babalik ako sa teacher ko. Kunwari ka lang mag-aaral, malamang ang bababae ka lang. Malabo yun, Angel. Pagkatapos ng mga nangyari, malayong may bigpa ako. Ah, iyo mo? Huh?